What's up mga Brooks? Welcome back sa ating Munting Channel. At ito nga pala yung ating mutom na bago na si Bonoy. Yun ang magiging pangalan niya. Isa sa Patcho. Isa sa nagustuhan ko sa mutom na box is yung number one, yung kanyang looks. Yung napaka-classic design niya. Tingnan niya naman. Oval shape na yung mga design niya. Box pa nga sa kanyang gauge, di ba? Panalong-panalo. Napaka-classic. Pati yung kanyang tail light, stern signal light, oval shape na rin. Ang engine nga pala ito book is a 4-stroke air-cooled single cylinder 2-valve na may blue core hybrid na nagpo-provide ng extra power kung nag-accelerate ka around first 3 seconds. Yung gulong nga pala ito sa harapan box, 110-70x12 tubeless yan, naka single path caliper, tapos naka telescopic fork sa harapan. Yung gulong nga pala ito sa likuran box is 110x70x12 tubeless din yan na naka-brake drum. Air-cooled nga pala ito box, tsaka wala pa siyang ABS. Meron na nga rin pala yung hook box dito sa may dibdib niya na may lock pa. Kasi pati dito sa baba ng phone, mayroon din siyang napakalawak na gulay board. Meron din nga pala siyang battle holder dito box na napakaganda ng pwesto ng butas niya, no? Abot na abot mo yung battle mo. Ano meron din siya dito? Isa pang faggot na may cover, pwede ka maglagay dito ng maliliit na cellphone. Hindi siya pwede malalag cellphone, meron din siya charger sa load box. Isa pa sa mga technology na ito box is yung kanyang Yamaha Y-Connect, no? Pwede mo i-connect sa cellphone mo at doon mo makikita yung kanya ha, kung pwede ka naman magpa-maintenance kung saan ka last nag-fart, meron siyang GPS. At yung handlebar niya, book na pang-classic din, may kasama pang handbrake pag magpa-park ka sa ng aming car. At yun na nga box, tara subuhan natin. At heto na nga tayo box, nag-stopover muna tayo dito sa may cementerio para bisitahin yung aking mga pumanaw na kamag-anak, lolo, lola, at saka yung mga pinsan. So yun nga box, para na. Pinakita ko lang sa hangalay yung motor ko para gabayan na tayo sa ating paglalakbay. So yun nga box to, sasabihin ko sa inyo kung pupuntahin tayo, papunta dito sa ating vlog spot. Sasabihin ko sa inyo kung anong mga gusto ko dito sa motor na to. Una-una ang kanyang classic, modern looking na dating handbox. Tingnan nyo nga naman, no? Yung isang classic motorcycle na may digital gauge. Maganda siguro kung ginawa na ng gears ito po, yung analog pa rin, no? Tapos dinagyan na lang nila ng ABS para medyo may dating. Pero anyway, ito na yun. Ito yung bike na yun. Kaya classic, modern. Yung isang classic bike, nilagyan nila ng modern touch ng mga digital something. Pero so far, so good naman itong motor na ito, box. Yun yung one ang nagusto ko. Sana is yung kanyang looks. Lagi kang mananotis. Hindi ka pwedeng, hindi ka manotis ng mga kasabay mo sa kalsada o mga sarubo mo. Kaya pumunta ka nga rin sa, sa may, mag-park ka na sa gilid. Pag may magtatanong sa'yo kung anong klaseng motor yan eh. Ganito nga daw. So, bulky pa na siya, box. Hindi siya ganun kaliit. Lalo na yung mga tire niyang malalapat. Ang ganda niya tignan sa kalsada. Tsaka ang daki niya. Napaka-brusko niyang dating. Yun nga. Yun yung unang nagustuhan ko dito box. Yung kanyang looks. Pangalawa. Napaka-tipid niya si Gustinina. As of Yamaha, 51.4 kilometer per liter to. Pero di po nasubukan kasi wala siyang kilometer per liter dito sa kanyang cage. Yung average consumption, wala siyang ganun. Hindi ko pa siya napasubuhang magpaharga kasi nakapultang papa dyan. So, tingnan natin sa susunod na video natin. So, pwede yan, box. Papunta na tayo. Malapit na tayo dun sa Mega Dike. Yung Mega Dike, isa yung napakagandang lugar para mag-vlog kasi ang history nga pala ng Mega Dike, box, yun yung naghati dun sa Lahar dati para masave yung mga kabahayan dito sa may bandang to. Itong park na to. So, number 2 sa mga nagustuhan ko dito sa motor na to is yung kanyang fuel consumption, napakapikid niya. Number 3, yung kanyang mga gulong na malalapad, napaka-stable mo sa daan. It's the Mio Fascio. Ang dami nagtatanong sa atin bakit ito yung nakuha natin, bakit ito yung pinili natin. At ang dami ding na-curious nito nung binili natin siya kasi ito yung surprise ko sa sarili ko. So, ito na siya ngayon guys, ang personal, hindi po to review hindi to siya review personal experience ko lang dito sa motor na to guys. At kung ano, kung bakit ito yung kinuha ko. Grabe, meron pa siyang date dito sa ano. Hindi ko pa natatanggal guys. 2 days old pa lang sa akin tong Fascio na to. So yan guys, Fascio natin guys. So this is a Mio Fascio. Ang nagustuhan ko dito is
Number one yung kanyang looks. Pangalawa, hybrid. Hybrid na siya, guys. Diba? Tingnan nyo nga dito. Hybrid na siya, guys. Jeez. Blue core hybrid. So, ang ginagawa dyan, guys, yung first 3 seconds mo, may mag-a-assist yung parang battery mo sa engine mo to give you an extra horsepower sa torque mo. Tapos, ang design ng motor mo, guys, is usually parang oblong siya. Puro oval lang siya, guys. Oblong sa headlight, LED. Turn signal light niya, guys, hindi sila LED, yun lang, bulb type pa rin sila. Yes, sarap likod. Pero yung headlight natin is LED na. Ang gulong nito, guys, is 12 inches ang gulong nito. 110 by 70 by 12. Tubeless na yan, Dunlop ang patak. Sa likod naman, ganun din, 110 70 by 12, tubeless din yan. Drum brake lang siya dito. Sa kabila, ang naka single pot caliper siya na disc brake. Maliit din yung disc brake na dito, guys. So, bale, ang nagustuhan ko pa dito is yung kanyang panel gauge. Look at that panel gauge. Diba? Shoutout ko na, kuya. Ayan, tumili pa sila. Daming dumadaan dito. Maganda kasi yung dito, guys. So, So, yan. Panel gauge, digital na siya, guys. Tapos, stop and smart system. Yan, may hazard na pala to, guys. Built-in hazard. Galing, no? May hazard ka. In case of emergency, wag naman sana. Yan, may hazard kang magagamit. Starter na, guys. Smart generator na yung starter nito. Wala ka nang maririnig pag ini-start mo. Di siya kamukha ng mga Mio dati. Ewan ko lang sa mga bagong Mio ngayon. Basta, so far, this one is the best one. So, turn signal light dito sa kabila. High and low busina. Tapos, isang toggle switch lang dito sa gitna. Isang oblong din dito. Yamaha logo. Tingnan natin kung anong makikita natin sa gauge. Sasakay lang tayo. So, yan, guys. On natin siya. So, yan ang makikita mo sa gauge. Check engine dito. High beam. Turn signal, isa lang siya. Yung smart and start system. Fuel gauge. Kilometer per hour. Yung assist sa gitna, guys, kung nakikita nyo yung assist sa gitna, pag nagkarangkada kayo, first 3 seconds nyo, may umiikot dyan. Umiikot yung, parang may something na umiikot dyan. Ibig sabihin, activated yung assist nyo. 2 days pa lang sa akin itong motor na ito, nakaka 32 km pala ako. Pag pinindot mo yan, guys, mapupunta ka sa trip A. Isang trip lang pala ito. Pwede mong reset yan, hon. 0. Okay. Meron din siyang guys, orasan. Ang orasan is 4:40 ng hapon. At meron din siyang battery, voltmeter, okay? So, tapos asusiyan niya, guys. Usually na Yamaha na asusiyan, on. Tapos off. Pag pinihit pa balik, open yung seat natin. Open natin. Yan, pag pinito pabalik yan, open yung seat. Wala siyang spring, no, guys. So, yan. Bali, ang seat capacity nito, guys, sabi nila is 17 liters. So, hindi siya ganong kalaki, guys. Hindi siya yung, hindi siya ganong kaliit, pero hindi siya ganong kalaki. Hindi kasi yung isang helmet dito na full face, yung half face, baka pwede pa. Sa tang capacity, 5.1 liter. Tapos ito yung kanyang Y-Connect. Guys, yung Y-Connect nga pala, guys, pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo at doon mo lalaman yung mga updates na kailangan mo dito sa motor mo for the maintenance, last park, kung saan ka huling nag-park, di ko na inactivate yan kasi usually yan daw yung issue na nagpapalobat dito. Yun yung issue ng Pasio, guys, mabilis daw silang malobat. Hindi lang doon man yung Pasio, pati naman yung lahat ng may Y-Connect, mabilis daw silang malobat. Kaya ginagawa nila, hindi na nila kinukunik yung Y-Connect. Pwede punta tayo sa likod. Sa likod nga pala, guys, ganda ng tail light niya, oh. Bilugan din, not bilugan, is oblong. Oblong din yung taillight niya, guys. As you can see, sa engine niya, guys, meron tong 125cc single overhead cam, 4-stroke, 2-valve, air-cooled lang siya, guys. Hindi pa siya liquid-cooled, okay? May side-stand switch na rin to, guys. Pag naka-side-stand, mamamatay yung makita-touch. O kaya, hindi mo siya mapapastart. At meron din pasla siyang, guys, pinaka nagustuhan ko dito, meron siyang gulay board na may lock. Harap likod dyan, guys. Isa dito. Isa dito. Tapos, meron din siyang isa dito.
kung may bibiling ka ang gulay, so meron ka rin mapaglalagyan dyan. Yung handlebar niya guys, meron siyang handbrake. Ayan, alam niyo naman kung anong use niyan. Ayan, pag pinalis niyo gano'n. Tapos ang ganda rin ng ano niya, maganda sana kung ginawa nila itong hand grip niya ng kulay brown na eh, no? Pero classic din yung datingan ng handlebar niya guys, look at that. Napaka-premium ng dating oh. Tapos may oblong din siya dito. Pati nga pala yung sa likod niya guys, yung turn signal light niya guys, hindi rin siya, hindi pa siya LED guys. Bulb type pa rin yung dalawa. Pero yung tail light mo, I think it's LED na. Let me just check here. I'm not sure guys, hindi ko po siya binubuksan. So yan guys, yan yung motor natin. Ito yung motor natin ngayong araw na to. Ito nga pala yung Y-Connect niya guys. Actually, ang ganda ng motor na to. Tingnan niyo yung mga ano, napaka-premium ng datingan. Saka yung click. Look at that. Dinig na dinig mo yung click. Napaka-premium ng datingan ng pagkagawa nito. Pati yung build ang kaha niya guys. Look at that glossy. Ewan ko kung nakikita niyo dyan sa camera natin. So look at that pearl finish na ano. Actually ito yung pearl white version na guys. Kukunin ko talaga dapat is yung powder blue. Kaso puti talaga yung gusto ko, kaya wala kasing puti noon eh nung pumunta kami sa casa. Kaso napilit ko yung sa casa na sana magkaroon ng puti pag nag-release ako ng motor. So yan nga guys, ginawa nila ng paraan, binigyan nila akong kulay puti na pasyo. Kasi puti din yung ating Honda City, puti din yung ating kotse, kaya gusto ko puti lahat para uniform na lang, diba? Ganoon nga rin pala dito guys, kung gusto nyo mag-ride dito, nandito kami ngayon. Sheesh! Nakikita nyo po, ayun. Parang di ko nakikita kanina. So yan guys ha, tara, i-road test natin siya. So siguro marami na kayong napanood ng ganitong klaseng vlog ng Pasyo. So siguro kailangan i-explica sa inyo lahat ng details nito, pati yung mga cubic niya. Kasi actually yung Pasyo guys, hindi naman talaga siya mabilis. Sa totoo lang, honest review sa akin to guys, pero sinasabi ko sa inyo, hindi siya mabilis, hindi rin siya mabagal. Para sa akin parang sakto lang siya guys. Sakto lang siya, hindi siya mabilis, hindi siya mabagal. Basta para sa akin pag nakapasyo ka, makakapogi siya. So tara guys, ride tayo sa Pasyo natin. Start natin siya. Yun oh. Wala ka nang maririnig sa starter niya guys. Hindi na siya conventional starter na may isang motor pa na nasa labas. Parang nasa smart generator na siya. So search nyo lang sa Google kung ano yun. Basta yun, tahimik na siya mag-start. Try natin yung stop ng smart niya guys. I don't know why. Ayun o, saan gagana na siya. Ayun, gumana na siya guys. Ayun o, umilaw na yung kanyang indicator. Kaya gumana na yung start ng smart. Igagas lang natin siya. Ayun, nag-start na ulit siya. So yun na guys, gaya tayo. Pakita ko sa inyo yung assist. Ayun, namatay na siya, ang bilis oh. Wala pang 3 seconds, namatay na naman siya. So igagas ulit natin siya. Papatayin na natin yan, hindi tayo sanay dyan. At dito na tayo sa assist. Titignan natin yung assist. Makikita nyo yung assist dyan guys, may iikot. Tignan nyo yung torque natin. Atras ko lang muna, yan. Nakikita nyo ba? Siyempre, may mga tumataan. Nandito kasi ako ngayon guys sa highway. Highway siya na dike. Para siyang napakahabang tulay dito sa Pampanga. So yan guys, tingnan natin yung assist. First 3 seconds. May iikot dyan, tingnan nyo guys. Yun o. Nakikita nyo yan. Pag umiikot yung araw na pa ganun guys, ibig sabihin, naka-activate yung assist system natin. Yun yung hybrid nito. Yes. O tara guys, tayo ng Lumarga. Mag-joyride tayo. Samahan niyo ako. Kwentuhan muna tayo sa motor natin. So yan nga guys. Ganda ng kalsada dito guys. Ang sarap mag-vlog dito. Kaya dito ko napili pumunta. Nandito ako sa may mega dike na tinatawag nila dito sa Pampanga. Actually malapit ako dito sa bahay namin. So sa dulo nito kakaliwa ka lang, yun yung bahay namin. So tara. Ang init kasi kanina guys, kaya di ko nagawa yung video ko. Tumatagal na rin yung video ko. So dahan-dahan na tayo. Iwan na si that view guys. Jeez, nandito tayo sa taas ngayon guys. Look at that. Nakataas tayo, naka-elevate yung kalsada dito. Bali kalsada lang dito, walang mga bahay.
sabi na ato na mag-vlog dito. We can actually test your speed here, but I'm not for speed. Di ako kumakarera ng mga motorsiklo, guys. So joyride lang tayo, di ba? Well, nga guys, comment down naman below, guys, yung mga may pasyo. At saka yung mga may pasyo, guys, comment down below naman ako kung anong experience nyo dito sa motor na to, kung anong tips ang ma-advise nyo sa akin, di ba? Tapos yung mga gustong kumuha ng pasyo nga pala, guys, panoorin nyo tong video na to, sabay-sabay tayo, guys, na magkaroon ng pasyo at welcome back sa pasyo from Pasyo Motorcycle Group. Actually, wala pa tayo group. Gusto kong gumawa ng group for Pasyo dito sa Pampanga. Kung taga Pampanga ka, guys, comment ka dito. May Pasyo ka, gawa tayo group natin. Dito tayo sa Pampanga, magbablog tayo dito. Okay, guys. So, ito nga pala, guys, yung tinatawag na lang mega bike. Ang bagal po, grabe. Try natin yung speed. At ayun nga, guys, pumarol tayo ng 82. Ubagal na talaga itong motor na to, guys. Hindi siya ganun kabilis. Nasabi ko na mabilis kasi sobrang lakas ng hangin kanina. But anyway, guys, ang pangira ng audio dito, puro hangin na, kaya voiceover na roon tayo. I am 95 kilos, guys, nga pala, at pumalo ako ng 82 kilometer per hour. Pero hindi pa yun yung kanyang pinakatuto. Meron pa siyang ibubugay. Also, ayoko na talaga. Di kasi ako man of speed sa pagdating sa motorcycle. So, especially this is a scooter na 125cc, napaka-low displacement lang niya. So, you don't expect a lot of it, diba? So, yun nga, guys. So, tara nga, balik na tayo sa bahay at parang uulan na. Baka maabutan naman tayo ng ulan dito. So, yun, guys. Hanapin na tayo sa likuhan ng bahay. At parang uulan na ng malakas, guys. Sheesh! Gabi, shoutout nga pala, guys, sa mga support subscriber natin dyan. Sana huwag kayong magsama manood sa video natin. Comment down below naman, guys, kung gusto nyo rin magkaroon ng pasyo o kung meron na rin kayo nito. Please pa-comment naman ako dito sa baba. At pa-advise naman ako kung anong pwede natin gawin dito sa pasyo natin. Ano mga pwede natin i-upgrade. Look at that, there is a dinosaur here. Ito nga pala yung dinosaur park dito sa Porac, guys. Nakikita nyo ba yung mga dinosaur? So tumuulan na, guys. Mamayan tayo bababa dyan. Mga dinosaur. At ulan na yata, tara na. Mababasa na tayo sa ulan, guys. Ganda ng kalsada dito. Parang NLEX. Ayan o, pababa. Woohoo! Look at the dinosaur here. Jeez. Let's go! Napulot na tayo, guys. Pababasa na tayo sa pasyo natin. Let's go! Woohoo! Grabe! Yung best part sa nakapuko, guys. Lumukuulan. Sheesh! Hanap tayo ng ano dito, masisilungan. At medyo traffic pa. Yeah! Baka yung masilungan dito. At ginagawa pa pala yung kalsada dito, guys. We don't know. Oh, sheesh. Dito sana tayo. Let's try. It's rain and battle. May tent dito, guys. Woohoo! Look at that! Sheesh! Basa tayo ng ulan, guys. Alright. Okay, guys, biglang naulanan tayo, no? Biglang lumakas yung ulan, napakalakas talaga ng ulan ngayon. Buti may tent dito, guys, sa tabi ng kalsada.
At ayan na nga, hindi natin natapos yung video natin. So dito na natin tatapusin yung video natin. Ito nga pala yung perks ng nakamotor guys. O yung umaraw umulan, nakamotor pa rin tayo. So ayan guys, nandito pa rin ako sa kalsada na stranded up dito sa may tent. Buti na lang may tent dito sa daan. At shoutout sa lahat ng nanonood sa ating video. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung nagustuhan nyo po ng video na to guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo kay Buknoy ang bago nating motor. Peace! Salamat!